Yo, what's up? Magandang gabi mga kaaw-aaw. Na-miss nyo ba ang inyong lingkod na si Glenn Gold? For today's video, i-review lang natin yung dog food na ginagamit ko. Kung ano yung advantage tsaka yung disadvantage. Bali, ang pinaka-title ng vlog kong ngayon gabi is Top Breed Dog Food Review. Pag-usapan natin kung ano yung mga maganda at hindi maganda para sa ating mga alaga at kung bakit ko ito ginagamit. Saglit lang mga kaaw-aaw. Kung bago ko pa lang dito sa aking page, sa aking YouTube channel, pasuyo naman, papost muna at pa-follow muna at subscribe sa aking YouTube channel. Yung link ng aking YouTube is sama ko na sa caption at sa comment section, andun lang. Pasuyo na lang. Marami kong video sa YouTube tungkol sa mga aso, baka sakaling makatulong sa inyo. Yun lang, pa-subscribe. Okay, balik tayo sa aking video. Ginagamit ko ang top breed sa mga adult na aso ko, lalo na mga large breed. Sa mahal ng dog food ngayon, kailangan gamitin natin is yung mga mura lang, pero may kalidad. Yung top breed adult per kilo niyan is, dito sa amin sa Nueva Ecija, sa Gapan, is 75 per kilo. Pero pag 1 sack ang binili mo is 1.4 lang. Kaya may less ka ng 100 pesos per sack. Bakit nga ba top breed ang ginagamit kong dog food? Unang-una, syempre sa price. Mura. Yan yung for me, base sa aking sa aking pagsisiyasat, pinakamura talaga yung top breed. Minsan, nagmumura rin yung bawaw, lalo na kung sale sa mga handyman, sa mga Robinson, yan. Kunyari, may buy one take one, pwede kayong bumili dyan. Kaya lang, hindi maganda yung papalit-palit ng dog food. Mas mainam talaga kung saan hiyang yung mga alaga nating aso. Pangalawa, yung top breed kasi kahit saan mabibili mo. Sa mga poultry supply, sa mga mall, yan. Madaming stock ng top breed, maraming nabibilan. Tsaka pangatlo, base sa aking sa aking pag-aalaga sa paggamit ng dog food, ang top breed ang dinudumi nila is buo, matigas compare sa ibang nagamit ko na dog food na medyo lusaw, malambot. Yun, mas mainam yung dog food, ang top breed kasi para sa akin, matitigas na nagiging pupo ng aking mga alaga. At isa pa, hindi naman munit mura. Tawag dito, hindi naman munit mura, wala nang sustansya. Marami rin siyang mga ingredients na maganda para sa ating aso. Hindi ko na alam kung ano yun pero i-google nyo na lang kung ano mga pero mainam yon, lalo na pang maintenance sa mga large breed kasi pagka mamahalin ang binili natin sa mura ng market ngayon ng aso, dami pang mga barat dyan, huwag naman kayo mambarat. sana tumaas pa rin yung benta ng aso ngayon, pero nasa owner naman yan kung ibebenta natin ng mura o hindi. Para naman sa akin kasi mga nagbebenta ng mura is yung mga yung mga nag-aalaga na pinaistad yung aso nila, hindi yung mga breeder. Kasi pag mga breeder talaga, syempre, kukumpute yung mga gastos lalo na sa dog food, yan, lakas nyan. Ako, ilan lang yung aso ko, nasa 10 plus. Ang gumagamit akong dog food is, bali 5 to 6 sacks per month. Hindi kukumpute mo sa 1.4 yun. Magkano na yon? Kung sa 5 day, nasa 6,000 ba? Ay, 7,000 o basta 7,000 nata. Ayun. Then, laki na kagad, 7,000 monthly. Pwera pa yung mga vitamins na ginagamit natin. Yun. Mamamahal din. Mga vaccine pa. Yan. Okay, balik tayo sa top breed. Yun nga pala topic natin ngayon. Ang mga disadvantage naman ng ating top breed na ginagamit is base sa aking karanasan, yung nila pupo nila is mabaho
Sa bagay po po yun, eh, mabaho naman talaga yun. Pero para sa akin, sa mga ibang nagamit ko, mas mabaho siya sa ating mga alaga. Tapos marami din nagsasabi na yung top breed is maalat daw. Ano siya eh, maano daw yung salt niya. Pero sa akin naman, okay naman. Wala naman nagiging problema sa mga alaga ko. Ayos naman. Tsaka meron pa rin nagsasabi, ang disadvantage ng top breed is yung mga bagong stud daw natin female is hindi ano daw, parang hirap mag-take pag ang gamit natin is top breed. Pero para sa akin naman, siguro sa mga ini-stud ko na aso, hindi na, ano, nagtitake naman sila lahat eh. Siguro sa 10 female, mga hindi lang nagtitake, 1 or 2 lang, ganyan. Pero ano naman yun eh, normal naman yun, hindi naman 100% na pag in-stud is, ano na eh, take na siya kagad eh. Pero para sa akin, ano talaga, maintenance natin, gagamitin natin is top breed. Pero may mga marami rin mura dyan na dog food na maganda rin. Ano lang naman yan eh, hiyangan lang kung saan hiyang yung mga alaga natin. Sa akin kasi, hiyang ang top breed. Iba, ginagamit dyan, bawaw. Eh ngayon, may sumisikat pa nga palang ano ngayon. May sumisikat pa ng dog food ngayon is yung bingo. Bingo dog food. Yan, sumisikat ngayon yan. Marami rin magandang feedback dyan. Next video natin, sa mga susunod na video natin, i-review rin natin yung top breed. Manghihingi tayo ng mga feedback sa mga kaibigan at mga tropa natin, mga breeder at mga dog lover. Yun lang, mga kaawaw, isang magandang gabi.